Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi... Wala pa yung dalawa! Hinding-hindi malalaman ni Andre na katotohanan. Linet. Maligayang pagbabalik muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Nakipagkita nga itong si Dr. Tanyag dito nga kay Linet upang makiusap sana dito na gustong mangyari ni Dr. Tanyag na makilala na nga siya dito ni Annalyn Santos. Subalit ay isinagot ni Linet dito nga kay Dr. Tanyag na may kasunduan na nga daw silang dalawa na hindi malalaman ni Annalyn ang katotohanan na siya nga ang ama nito. At dahil nasaktan na nga ng husto ito nga si Dr. Tanyag sa mga nakikita niya dito kay Annalyn at kay Michael. Kaya naman gusto nang gawin ni Dr. Tanyag na sirain ang kanilang kasunduan. At nagpupumilit ito dito naman kay Linet na kinakailangan na malaman na nga ni Annalyn Santos na siya nga ang ama nito. At dito naman naabutan ni Annalyn ang pag-uusap nga nila ni Linet at Dr. Tanyag. At nagtatanong nga itong si Annalyn kay Dr. Tanyag na may anak pa pala siya dito. At ano nga ba ang isasagot dito naman ni Dr. Tanyag? At dahil silos nga itong nga si Dr. Tanyag dito kay Michael, kaya gagawa nga ng paraan na itong nga si Dr. Tanyag upang mapalapit dito naman kay Linet. At gagawin na nga niya ang mga sinasabi dito ni Aling Susan na minsan ay dadalaw nga doon sa kanilang bahay upang matikman nga ang espesyal niya pinagmamalaki ni Aling Susan na ginataang bilo-bilo. At dito na nga ay susuyuin ulit ni Dr. Tanyag itong nga si Linet upang bibigyan pa siya ng pagkakataon na makabawi nito at lalong-lalo nandito naman sa kanyang anak. Samantala, ito namang si Moira at sinusuyo naman ngayon itong nga si Dr. Tanyag at pinuntahan pa nga kung saan ay nag-iisa nga ito at nag-iisip-isip. Subalit ay pilit na pinaalis si Dr. Tanyag itong nga si Moira at hindi pa rin ito umaalis. At humihingi nga ito ng pagkakataon na mag-usap sila at masamahan nga ito. At sinabi ni Dr. Tanyag sa isang... humihingi siya ng isang pabor at yun nga ang humingi ng pasensya dito nga sa kanyang ginawa na sirain ang gown nga dito ni Annalyn Santos dito kay Linet. At sinabi ni Moira na hindi nga daw pwede dahil patas na nga daw sila dahil sa paninira nga ni Linet dito naman sa gamit ni Zoe. At kahit wala siyang ebidensya dito ay nakakatiyak naman daw itong si Moira na sila nga ang may pakana ng pagkasira ng sandals dito ni Zoe. Samantala, galit din naman itong si Zoe dito naman kay Grace na ibinalita niya dito na nabulag nga daw ang nabangga ng kanyang itay at dito naman kinagulat ni Grace nang malaman niya ito. At lalo nga critical ang kalagayan ng ama ni Grace at sinabi niya dito kay Annalyn na sana ay gagawin ang lahat upang mailigtas nga daw ang kanyang ama. At dito na nag-iiyak itong nga si Grace dito kay Annalyn Santos. Kaya yan ang patuloy natin aabangan ang mainit na eksena dito sa Abot Kamay dahil ay sa akala natin na nanalo nga itong si Annalyn subalit ay kabaliktaran pala ang lahat dahil ito nga si Zoe ang pinanigan ng lahat ng judges at lalo pat makapangyarihan itong kanyang ina na si Moira at isa nga siya sa may-ari ng ospital kaya naman nagawa nga ni Zoe na maipanalo bilang Miss Effect ang kanyang sarili. At dito naman na proud itong si Zoe at ipinagyabang niya nga dito kina Annalyn at kay Dr. Antonio Luke. At hindi naman ito pinapanigan at nagustuhan ni Dr. Enriquez. Kaya naman nasermonan naman niya ito nga si Zoe dahil nagyayabang nga ito dito nga sa kanila. At yan ang ating aabangan kung talagang malalaman na nga ba dito ni Annalyn Santos na itong si Dr. Tanyag ang kanyang tunay na ama at malalaman na rin kaya niya na siya nga ang tumulong dito upang magbigay ng 200 pesos doon naman sa charity na tutulungan nga dito ni Annalyn Santos. Kaya ayan lang po muna ang aking karagdagang latest update at maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig at panonood sa aking video araw-araw. At kung isa ka na nagustuhan ito at maaari mo ring like at huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking muntin channel. Yan lang po at maraming salamat sa inyo lahat.